Hoy, welcome sa ating channel. At for this video, ang ating ipapakita at ituturo ay kung paano gamitin ang PixelLab para gumawa ng YouTube thumbnail. So, ang app na to ay napakadaling gamitin, napakasimpleng gamitin. And I think sa experience ko, in just 1 minute, more or less, makakagawa na kagad kayo ng thumbnail para sa inyong YouTube videos. And pwede nyo na kagad ilagay sa inyong YouTube video yung magagawa nyo na thumbnail. So, naisipan kong gawin ng video to, especially para sa mga nagsisimula, para sa mga beginners. And sana manood ka hanggang sa huli. At sana may matutunan ka sa video to. So, simulan na natin. So, ayan na. Andito na tayo sa loob ng PixelLab. So, pagkatapos nyong i-download sa Play Store right away, pwede nyo na kagad gamitin. So, nasa loob na tayo ng PixelLab. Una pa lang gagawin natin, i-change natin yung size ng image. Kasi nga, thumbnail sa YouTube, so dapat pang YouTube na size. So, una punta kayo sa may tuldok, tatlong tuldok sa pinakakanan. Tapos, punta ka sa image size. Tapos dyan, ito sa aspect ratio, marami kang pwede pagpilian. Pinutin mo yung may custom. Tapos dyan, marami kang pwede pagpilian sa nakikita ninyo. Merong square, profile picture, YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover art. Marami, maraming pwede. So, for this video, thumbnail ang gagawin natin sa YouTube. So, ito, ipindutin natin yung YouTube thumbnail. Yan na. Naka-aspect ratio na siya ng 16:9 na pang YouTube. Pag okay na, okay mo siya. Yan, nagbago na. And after that, i-delete niyo yung new text dyan sa gitna. Punta ka sa, dapat clear yung itong pinakagitna. So, nakita niyo sa bandang kaliwa, may parang basurahan. So, pindutin mo itong new text. Tapos, dito ka sa may parang basurahan na garbage bin. Pindutin mo siya. Tapos, delete the selected object. Okay. So, clear na ngayon. So, ngayon, nasa sa inyo kung saan nyo gustong kunin yung inyong ilalagay dyan na picture. Sa akin, for this video, halimbawa, punta kayo sa plus, yung plus sign sa taas. Ngayon, pwede kang maglagay kung ano-ano dyan, text, current date, sticker, shapes, from gallery, tsaka draw. So, ang gagawin natin, ang ginagawa ko lang, nag-i-screenshot kasi ako ng videos ko. Tapos, yung na-screenshot na yon, yun yung ginagamit kong pang thumbnail. So, yun, nakasave yun sa gallery. So, from gallery tayo. Okay. Dyan, yan. Marami kang makikita na dyan, ano? Marami kang makikita dyan. So, may in-screenshot na ako. Halimbawa, ito. Yan, piliin natin yan. Yan. So, naka-screenshot na yan. So, ngayon, ang gagawin natin, nasa loob na siya. I-check mo lang. Dito sa may bandang kanan, bottom, check mo. Andyan na sa loob. So, ngayon, andyan na siya sa loob. So, kailangan mo siyang i-drag para buong, yan, buong-buo siya. So, buo na. Naka-drag na, no? So, ngayon, okay na. Kailangan mong i-lock yan para hindi siya magumalaw. Pinutin mo yung ito. Yung parang may, diamond ba yan? Yan. Tapos, nakikita ninyo may parang pang-lock sign dito. Pinutin nyo siya. Yan, yung nakapula. Naka-lock na yan. So, hindi nagagalaw yan. So, ngayon, okay na. The next thing, nasa sa inyo, pwede na kagad yan na yan na yung mismong i-download, ganyan yung thumbnail. Pero, syempre, mas maganda kung lagyan nyo pa ng ibang text or pictures or shapes or anything. So, halimbawa, okay na yan. Lagyan natin text sa plus sign ka ulit. Tapos, pindot ka sa text. Yan. Tapos, yan, may lumabas na new text, diba? Pwede mo yung galaw-galawin. Yan, kahit saan. So, ngayon, pagkatapos nyan, maglalagay tayo ng text, hindi ba? So, may parang panulat dito sa gilid, kaliwa, upper left, pindutin nyo siya. Tapos, pindut ulit. Yan. New text. I-type nyo yung gusto nyo dyan. Okay, halimbawa, type kayo. Basic video. Nasa sa inyo kung lahat nyo capital letters or capital small. Depende sa inyo. Basic video editing.
using your mobile phone. Okay. Tapos yan, siguro okay na siguro yan. Tapos okay na. Basic video editing using your mobile phone, done niyo siya. Okay, okay na. Okay mo siya. So ngayon, pwede mong i-drag dito. Kahit saan mo pwedeng ilagay, nasa sa inyo. Anywhere in the picture. So halimbawa dito. Pwede mo ring palakihan 'yan. Palakihan muna natin, okay? So dito tayo ulit. Tapos ito, may parang tatlong T. Pindutin mo siya. Dito ka magpapapalaki or magpapaliit ng size ng iyong text. Sige, yan. Plus ka lang. Pag okay na. Okay, check mo. So yan, naka-check na. So ngayon, pwede mong palitan ang, ano yan, ang kulay ng text at saka font. So punta ka sa, dito marami kang pwedeng pagpilian. Sa bandang bottom right, may A, diba yan, yan. Marami kang pwedeng gawin dito. So ngayon, palitan natin ang kulay, punta ka sa A, yung may A dyan. Tapos, color, yan. Tapos, anong gusto mong kulay? Pili ka dyan. Halimbawa, ito. Yan, may parang yellow. So, okay mo lang siya. Yan, naging yellow na siya. Tapos, okay, check mo. Tapos, pwede mo rin lagay ng, yung font na gusto mo, pwede rin. Halimbawa, palitan mo siya ng font. Anong gusto mong font? Marami dyan. Maraming marami. So, halimbawa, ito. Up and down ka lang. Marami kang makikitang fonts. So, ito lang. Ito. Okay. Pangit siya. Pili ka lang ng gusto mo. Ito na lang. Pangit din. Hindi masyadong ano, nakaka-attract. Yan. O, yan. Malaki. Yan. So, pagkatapos, hindi ka pa satisfied, pwedeng lagay ng background. Yan. Pwede rin hindi. Tapos, shadow, pwede mong lagyan. Yan. Check mo. Inner shadow, pwede rin. Pwede rin wala. Yan. Marami kang pwedeng gawin dito. Yan, no? Sa nakikita nyo, di ba? Ang dami. Ang dami nyo pwedeng gawin. So, yan. I-drag nyo lang. So, napalitan nyo na yung kulay. Napalitan nyo na rin yung font. So, yan. Okay na yan. Pagkatapos, ilock nyo rin to. Ilock nyo. Kung satisfied ka na dyan, ilock nyo ulit tong text na ito. Pindot ka ulit dito sa may parang diamond. Tapos, pindutin mo yung parang lock. Yan. Kalock na, hindi nagkagalaw yan. O, yan. Diba? So, medyo natabunan yung mukha. So, igalaw natin ulit. Oops. Yan. Oh, nasa sa inyo naman, oh. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo siya ilalagay, kung saan nyo ilalagay. Ang importante, mapapakita nyo sa thumbnail na nakaka-attract siya sa viewers, sa audience ninyo. Nakakakuha ng atensyon yung thumbnail ninyo, yung text or pictures na ilalagay niyo. So, halimbawa, so, i-lock natin siya. Okay. Ayan. Pindot ka lang dito sa may itong bandang kanan, katabi ng quotes, may plus sign na text. Ayan. Pinutin mo lang yan. Pwede ka pa mag-add ng text. Ayan, kung saan mo gusto, dito, ikaw, kung saan mo gusto. Ayan. So, ganun lang din ang procedure sa pinakita ko kanina. So, i-delete lang natin itong new text na ito kasi hindi na kailangan. Pindot ka sa garbage bin. Okay. So, nawala na siya. So, okay na. Actually, pwede ka pang maglagay. Punta ka lang sa plus sign. Pwede ka pang maglagay ng kung ano-ano dyan. Date, sticker, shapes, pictures, or text, or anything you like to add. So, i-discover nyo na lang. So, kalikutin nyo na lang siya. Pagpasok nyo sa app, i-discover nyo. Madali lang gamitin ito. Kailangan nyo lang practice. When you have time, when you have free time, okay? So ngayon, kung satisfied ka na dyan, kung okay ka na dyan,
meron ka ng thumbnail, pwede ka dito sa parang camera, pwede mo siyang isave as project kung hindi ka pa tapos at i-edit mo pa siya the next time around. Or kung satisfied ka na dyan, pwede ka na kagad mag-save as image kasi masasave na kagad yan sa gallery mo. Kung okay ka na, kung decided ka na okay na, save as image. Ayan, diba? Naka-automatic na yan, pang YouTube yan. To save to gallery ka. Save to gallery. Ayan. Ayun. Image save. So yan, andun na yan sa gallery mo at ready na yan para mailagay mo sa iyong YouTube video as your YouTube thumbnail. So yun lang, ganun lang kasimple ang mag-gawa ng thumbnail sa PixelLab. Yun, maraming salamat at until this point ay nanood ka. Sana ay may natutunan ka kahit konti, kahit papano. And kung nagustuhan mo ang video nito, please like, comment and share. And of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakisubscribe na rin. At please click the notification bell para ma-notify ka para sa mga susunod pa nating tutorials, videos. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Grazie amigo.